Magandang lalaki ako sa inyong lahat, Oratsky TV once again. Nagbabalik tayo sa panibagong vlog. So right now, meron tayong susubukan. Nakita naman natin ngayon sa mga advertisement na yung GOMO ay mayroong promo today na 15 days unlimited and 30 days unlimited data for 299 and 499. Ang tanong natin, gaano ba kabilis yung unli nila and meron bang capping? So right now, susubukan natin siya personally kung ano yung meron doon. Sinasabi rin doon sa promo na 5 Mbps lang yung speed pero unlimited siya. How true na talagang unlimited ba? So sa nakikita nyo ngayon, nakasubscribe pa ako sa GOMO promo. Ito yung 299 nila before na 30 gig, meron pa akong 3.61 gig as of March 3, nakikita nyo dyan. So right now, titignan natin kung ano yung speed nya. So mag speed test tayo. Saan ba yung speed test? Ayan. So for GOMO, tignan natin kung gaano kabilis to. Ito yung hindi unlimited ha. So testing lang natin. Medyo mabagal lang siya ngayon dito kasi enclosed space ako. Nasa indoor ako. Pero kapag nasa outdoor, medyo pupalo naman to ng mga 30 to 20. 25 Mbps. Ayan. So yan yung speed na nakukuha ngayon. Mas mataas yung upload speed. Again, ang speed ng internet natin, lalo na pag sa mobile, is depending on the area kung nasaan ka. And syempre, kung hindi congested yung tower. So nakita natin, ayan, 13.2 download and upload speed. So right now, ang gagawin natin, try natin mag-subscribe sa promo. Kung totoo ba na 5 Mbps na lang siya kapag naka-promo. Hindi ko kasi alam kung una bang i-consume yung aking nandito na, 'di ba? Yung 3.61, dapat hindi kasi tayo ay mag load ng promo. Ayan. So makikita nyo ito yung mga option. So only, data only for 299, or only data for 499, o yung no expiry, meron pa rin naman. So right now, mag-ano tayo, 299 tayo. Susubukan lang naman. Hindi ako heavy user sa mobile kasi meron naman kaming Infinity SIM. Doon talaga kami gumagamit kapag heavy using. Pero itatry natin ngayon dito kung okay siya. So buy for 299. Ayan. So 299 siya. How do you want to pay? So may GCash account ako. Mas madali kasi kapag sa GCash. So kung wala kang GCash at gusto mo ng GOMO SIM, kailangan meron ka nito. Ayan. So pupunta ka dyan. So log in with GCash. So yun yung number ko, tatakpan ko naman yun mamaya. So ininext ko lang. And authentication code. So wait natin yung authentication code. A few moments later. Okay, so kailangan ng pin ko sa GCash. Syempre hindi ko papakita sa inyo kung ano yung pin, di ba? Okay, so 299, pay 299. Ayan, proceed. Okay, successful purchase, got it. Ayan, nakalagay. So yes, you have successfully purchased only data. Reminded that purchase of another, oh, okay. So, isang beses ka lang pwede mag-unli data, hindi katulad before na kaya din mo pagpatungin yung mga data kung ilang gig. Pero for the unli data, isang beses mo lang siya gagamitin. Okay, for 15 days, got it. Then, balik tayo. Tignan natin, home. Kung nandito na yung unli data natin. So tandaan nyo ito, 3.56
gig tayo. Titignan natin kung mababawasan siya. Magda-download tayo ng malalaking data. Babalikan ko kayo ha, saglit lang. A few moments later. Okay, just to check, magda-download tayo ng malaki-laking file katulad nitong Call of Duty. So, ang kanyang store capacity ay 1.9 gig. So, remember, nasa 3.something gig na lang tayo kanina. So, ang gagawin natin, da-download natin to ngayon to check if mababawasan yung data na meron tayo kanina. So, install. So, usually, tatanungin ka niyan kung when wifi lang ba or now. So, now tayo kasi meron naman tayong data na only. Since 5 Mbps siya, maghihintay tayo ng medyo matagal-tagal. Ipo-post ko muna to, tapos babalik tayo. Pero, just to cross-check kung talagang 5 Mbps lang talaga ang speed nung only. Kanina nakita niyo pumapalo tayo ng 10 Mbps. So, i-speed test uli natin siya. I-check natin kung talagang aabot siya ng 5 Mbps lang. Kung talagang nakalock yung network. So, yan. Go. Surprisingly, no, naglalaban siya sa 6. Oh, mataas ang upload speed. So, hindi natin alam kung pumalo na ba yung data natin or hindi pa. So, exchange location tayo. A few moments later. Okay, so hindi nga nabawasan yung data natin. 3.55 gig pa rin siya. Kanina nasa 3.56 siya, pero I think hindi yun updated data. So, or baka hindi pa pumasok yung only nung time na yun, kaya nabawasan pa siya. Pero ngayon only na talaga. Nag-download ako ng 1.9 gig worth ng app at na-download ko siya. Sa ngayon, gusto ko maghanap pa ng isang app pa na medyo malaki yung data para makita kung mababawasan pa siya ulit. Okay, meron ditong ano to, Ragnarok Eternal Love. So, let's try kung mababawasan siya kapag dinownload natin to. 1.8 GB siya. So, install natin. Yan. So, pwede now. Install now. Kasi nga, naka-unly naman tayo. Anyway, 15 days to. So, I'm expecting na magagamit ko siya unlimited. And, surprisingly, nag-check ako ng speed test kanina. Umaabot siya ng 20 plus MBPS nung lumabas ako. Kasi kung ngayon tayo mag-check, malamang mababa na naman yung speed test nito, pero lagpas pa rin sa 5 MBPS. So, yun yung hindi ko maintindihan kung bakit. Pero, good thing yun. Kung hindi siya nabawasan. Yan o. Umabot siya ng 15 Mbps. Nasa loob pa ako nito. Kanina lumabas ako, nasa 30 Mbps siya. So, magandang pangitain to guys. Sana ma-maintain siya. And I hope, wala siyang capping.
Okay, so yan o, speed test. And nagda-download na yung ating na pending pa rin sa download. Pero I hope magtuloy-tuloy siya pa. Okay, Onatsuki TV nagbabalik. So nakita natin installed downloaded na yung Call of Duty. So it's installing na lang. So medyo matagal talaga yung pag-i-install niyan. And let's check kung ano na yung mobile data natin. Tignan natin kung lang speed test. Kung hindi speed test, sorry. Tignan natin sa GOMO app kung nabawasan ba yung data natin. Okay, so nag-refresh siya. So 3.55 gig pa rin siya kahit na tayo ay nakapag-download ng 1.9 gig na app. So kanina 3.56 to, pero I think hindi siya updated kanina. Kaya, pero ito yata yung pinaka-updated talaga. So makikita nyo, so ito yung last activity natin, nag-purchase tayo for 15 days ng unlimited data. Hindi siya nababawasan. Yeah, pending download pa rin, pero I hope magtuloy-tuloy siya. I-update ko kayo once na once mapatunayan natin na unlimited talaga siya. And sana wala siyang FUP o yung fair usage policy, kasi wala naman ako nabasa doon sa promo ni GOMO na may ganun. So matagal natin yan mapapatunayan kasi kailangan natin mag-download whole day ng malalaking data para ma-check within a day. So try kong balikan kayo doon, pero sa ngayon tapusin ko muna ito. Don't forget to like, comment, and subscribe, and hit the bell button kung hindi ka pa subscriber para sa mga updates katulad ng itong ginagawa ko. So ngayon dito muna tayo magtatapos. So again, I'm Onatsuki TV. Thank you very much sa panonood, and goodbye. Bye-bye!